mawawala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi, wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT di na magpapa... Alright, magandang araw mga kapayan. Welcome po sa ating vlog for today. So ngayon po ay January 30, 2022. Araw po ng Linggo. Kamusta kayo? So update lang tayo dito sa Manila Bay, dito sa may Manila Yacht Club po. Ano? At dito nga po, may nailatag na silang dito na geotextile. No? Ayan o. So yung dito po yung napakaraming buhangin po dito. Dito po ilalagay po ito dito sa may malapit sa may Carino, sa may Manila Yacht Club. Ito yung ilalagay sa ilalim. Ito yung malambot pa dito yung ano, buhangin. So shoutout mo na sa ating mga kababayan OFW dyan at sa ating mga mabayang overseas Pilipino. Kamusta po kayo mga mabayan? So update lang tayo dito. Ang daming ibon, no? So update lang tayo. So ito nakikita nyo mga mabayan, may geotextile na dito na inilatag, no? Ito ay part pa rin po ito ng rehabilitation po dito na program ng sa pamumuno po ng DNR, no? Ayan. So, shout out sa lahat, no, ng ating mga viewers. Ayan, so ngayon lang ulit tayo nakapag-update dito sa Manila Bay. So itong mga buhangin na to, no, ay dito ko yan ilalagay, no? Ayan, no? Ang daming buhangin na nandito. Unti-unti po mga bumababa na po itong buhangin nandito sa may Carino, no? At diretso na ho dito yan sa Manila Bay. So may inilatag na sila dito na geotextile. Oh, dahan-dahan po na bumababa po ito. So ito po yung kabundok na buhangin. Yan. So mapupunta yan dito sa geotextile. Yung mga kakaunti naman basura, pero hindi naman magkakasi naglinis ng ating gawin ng GPS ng daraga dito. So ito ay parating pa lang din. So bukas maglilinis ulit sila dito. Ito yung nilatag nila. Ito nakabao na dito yung geotextile. So possible na pag ano ba, magkaroon ng malalakas na storm o bagyo, no, ay hindi mo matatangay itong buhangin dito kasi nga sa ilalim ko niya ay may geotextile na nakalagay. Unti-unti na bumababa mga kabayan. Daming ibon. Ngayon po yung scenario dito ngayon sa Manila Bay. Pag itong buhangin ay
hinahampas po ng tubig, dagat, ay yung buhangin po ay kusa po na bumababa. Kusa po siya bumababa. Ay, nakita niyo po yan. Sa kanyang yapak gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Kaya ano na rin, bawas na rin trabaho to sa mga contractor kasi yung kalikasan na po yung nagtatrabaho na rin ang kalikasan na ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan upang maging maayos sa ating bayan. Sige lang, ba na talaga ang pagbabago? Pero marami pa rin hindi naniniwalang tao. Ganda ng Manila Bay. So yung nakikita nyo, dandaan na bumababa o oh. Yung buhangin. Kalikasan po tumutulong na para mas mapabilis ang trabaho ng ating mga contractor dito na may ilatag ng maayos itong gray sand, no? Dito sa Deo Textile, no? Ito, akit tayo dito sa may taas. Pakita ko sa inyo yung gray sand dito, gano'ng karaki. Gabundok po yung gray sand dito, no? Alright, so hanggang dito na lang yung ating update. At maraming salamat po sa mga nanood. God bless po at see you po sa aking next update dito sa Manila Bay. Maraming salamat po and God bless.